Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping sexual harassment dito sa Hukumang Pantahanan! Tamang-tama ang baba mo. Halika na, anak. Kumain ka na. Ayos na ubat itong uniforme ko, tay? Oo, anak. Guwapong-guwapo ka dyan, ha. Kamukhang-kamukha talaga kita. At sigurado akong maraming babae ulit ang mapapalingon at hahanga sa'yo. Sana nga po maging maayos itong bago kong trabaho. Huwag kang mag-alala, anak. Ipagdarasil kita na maging matagumpay ang trabaho mo. At sana maging maganda ang trato sa'yo ng mga kasamahan mo. Hindi na sana maulit yung dati mong trabaho kung saan pinag-initan ka ng boss mo. Sa totoo lang, tay, wala naman siyang masasabi sa trabaho ko at sa ugali ko. Pinag-initan lang niya ako kasi nagkagusto sa akin yung girlfriend siya. Kaya nga, Aldrin, palagi kang mag-iingat. Alam mo namang marami ang nag-iingit sa itsura mo. Di bale, tay, pakikisamahan kong mabuti mga kasamahan ko sa trabaho, lalo na yung magiging supervisor ko. Basta, anak, good luck sa unang araw mo. Good afternoon, sir, ma'am. I'm Aldrin. May I help you? Oh, bibili sana kami ng pabango. Alin ba dito yung mga pabango na panlalaki? Wait, ma'am, ha? Ito po yung mga available men's perfume namin. At ito po yung mga samples. Sige na, Bernard. I-try mo na yung mga samples. Oh, sige, sweetie. Anyway, Aldrin. Yes, ma'am? Gusto ko yung amoy ng pabango mo. Anong brand yan? Wait, ma'am. Ito po yung perfume na ginagamit ko. Oh, really? Bernard, subukan mo to. Gusto ko yung amoy nito. Amoy na? Parang hindi ko type. Ganon? Anyway, magkano yung ganitong perfume? 7,499 pesos po. Wow! Seriously? Can afford mo yung ganitong perfume? I mean, malaki ang presyo niya. Ma'am, ginamit ko lang po yung sample namin as part of our marketing strategies. Oh, I see. Sweetie, parang gusto ko itong amoy ng perfume na ito. Amoy na? Yeah, babango nga. Oh, kaya naman pala. Sikat yung brand na yan. Say, Aldrin, how yes, much is this? 14,399 pesos po. Yan po yung pinakamahal na perfume namin. Wow! Sweetie, itong gusto ko. Okay, huh? Okay. Aldrin, bibili namin to. Yes, ma'am. Wait lang po. Ikukuha ko kayo ng bago. Gamitin mo na itong credit card ko, Bernard. Yes. At ikaw na magbayad ng perfume mo. VIP naman tayo, kaya pwede mo nang ipakiusap kay Marlene, isingit ka. Oh, sure, sweetie. Okay, hintayin kita rito. So, bago ka lamang dito, Aldrin? Opo, paano niyo po nalaman? Ngayon lang kasi kita nakita. Tama kayo, ma'am. Bago lang po ako. Actually, ngayon po yung first day ko. Ganun ba? I hope maging magandang first day mo sa work. Salamat po, ma'am. Sweetie, okay na. So ano, shall we go? Sure, sure, Bernard. Oh, Aldrin, see you later. And thank you. Mabuti naman, nakabenta uli ako. Pang-anim na ito ngayong araw. Aldrin! Congrats, ha? Congrats? Para saan?
Dahil pasado ka kay Ma'am Susie. Ha? Sino Ma'am Susie? Yung customer mo kanina. Si Ma'am Susie yun. Senior Vice President for Marketing ng mall natin. Nagpapanggap lang siyang customer para i-test ang attitude and marketing skills mo. Eh, tingin ko naman, sa ngiti pa lang niya, alam ko, pumasa ka na. Kaya, congrats! Oh, ganun ba? Oo! Siya ang boss natin, Aldrin. At tingin ko, isa ka na sa mga lalaking paborito niya. Natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ma'am Susie? Oh, bakit? Okay sa lang ba? Bakit mo ko niyaya dito sa restaurant? Mukhang mahal ang mga pagkain dito. Don't you worry. Ako magbabayad nito. Nakakaya naman sa'yo. Ako lalaki, kaya dapat ako nagbabayad. Na-appreciate ko naman ang pagiging gentleman mo. Pero, hayaan mo na ako i-treat kita. Alam mo na, you're so special to me. Special? Bakit naman ako naging special sa'yo? Oh, you know, we're friends, remember? Kaya special ka sa'kin. Ma'am Susie, salamat ha. Dahil sa'yo, kaya provisionary na ako ngayon sa trabaho. Dalawang linggo na lang, regular na ako. Oh, you deserve it, Aldrin. Masipag kang tao at saka responsable. Bukod doon, maraming umasa sa'yo. You deserve a reward. Salamat ulit, Ma'am Susie. Tatanamin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Bakit hindi mo kasama ngayon si Bernard? Ay, hiwalay na kami ni Bernard. Nahuli ko siya may kasamang ibang babae. Wala akong choice, kundi pakawala na siya. And besides, hindi naman niya ako mahal. Pera lang naman ang habol niya sa akin. Lahat naman niya ata ng mga lalaki. Pera lang ang habol sa akin. Hindi naman lahat ng lalaki ganun. Kung sa bagay, ikaw, sa tingin ko, hindi ka materialistic na katulad ni Bernard. Hindi kasi ako pinalaki sa luho ng mga magulang ko. Bukod doon, mahirap lang kami. Pero buti na rin yun at nagkahiwalay na kami. Hindi na rin naman ako masaya sa kanya. Again, what do you think of me? Yung totoo, ha? Mas na-appreciate ko ang prangkang tao kaysa sa plastic. Alam mo na, prangka din ako. Frankly speaking, mabait, masayang babae, aggressive, maganda. Maganda? Kahit na 60 na ako? Oo. Maganda ka pa rin kahit sabihin may edad ka na. Walang halong biro yan, ha? Totoo yun, Ma'am Susie. Dahil dyan, kaya gustong gusto kita, eh. Ha? Gusto kita, Aldrin. Gusto ko ugali mo. Ang pagiging simple mo. Gusto ko rin yung kagwapuhan mo. Oo. Alam mo, yan ang tipo kong lalaki. Ikaw talaga, Ma'am Susie. Aldrin, curious lang ako. May posibilidad bang ma-inlove ka sa isang babaeng katulad ko? I mean, sa isang babaeng malaki ang agwat ang edad sa'yo. Like, you're around 20? Tapos ako na sa 60s na? What if I tell you, Aldrina? Gusto kita maging boyfriend. Bakit niyo po ako pinatawag, Ma'am Rosie?
Nakatanggap kasi ako ng reklamo kay Ma'am Susie na iniiwasan at hindi mo rin sinusunod ang mga inuutos niya sa'yo. Ha? Ano po? Kalabanin mo na ang lahat. Huwag lang si Ma'am. Yun lang ang maipapayo ko sa'yo kung gusto mo tumagal ka sa kumpanya. Pero hindi ko naman po siya kinakalaban. Medyo naging uncomfortable lang ako sa kanya recently. At bakit naman? Kasi inamin niya sa akin na gusto niya akong gawing boyfriend. Hindi ko po sinabi sa kanya na ayoko. Kasi ayoko po siyang ma-offend. Pero nagpatuloy siya sa pagbibigay ng motibo sa akin. She made sexual advances. Uy, bakit hindi mo na lang sundin ang kanyang gusto? Wala namang mawawala sa iyo kung ibibigay mo sa kanya ang kanyang gusto. Ang kapalit naman nun ay pera at promotion. Ma'am, siguro po mahirap lang ako pero hindi po ako cheap at basta-basta natutukso sa pera at material na bagay. May dignidad po ako. Well, kung ganyan ang pananaw mo sa buhay, eh, talaga mawawalan ka ng trabaho. Mahirap kalaban si Ma'am Susie. Sigurado akong pag-iinit ang kanya kapag hindi mo binigay sa kanya ang kanyang gusto. Kung pag-iinitan niya ako, wala po akong magagawa, Ma'am. Handa ako pong tanggapin ano man ang gawin niya sa akin. Ang dulang Hukumang Pantahanan. Bakit parang malungkot ka, Aldrin? May problema ka ba? May problema nga po ako sa trabaho, Tay. Pinag-iinitan ako ng boss kong si Ma'am Susie. Bakit naman? Anong ginawa mong kasalanan? Tumanggi ako sa pagbibigay niya ng motibo sa akin. Gusto niya magkaroon kami ng relasyon. Pero tumanggi ako. Tapos, madalas na rin ako makatanggap ng sexual harassment mula sa kanya. Ganun ba? Hindi lang po siya ang galit sa akin. Pati yung boss kong si Ma'am Rosie at ibang mga supervisor na sipsip kay Ma'am Susie, pinag-iinitan ako. Nagsumbong ka na ba sa HR ng mall nyo? Opo. Ilang beses na ako nagsumbong pero parang hindi nila pinapansin ang reklamo ko. Kung ganyan lang pala ang nangyari sa'yo, mabuti pang mag-resign ka na lang sa trabaho mo. Pero tayo, nakakailang trabaho na ako. Oo, alam ko, anak. Pero kung nakakatanggap ka ng discrimination at harassment mula sa boss mo, abay, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Ano ba yan? Maghahanap na naman uli ako ng trabaho. Huh! Ang hirap talaga maging gwapo. Halika, pasok ka. Ma'am Susie, kaya ako sumama sa inyo para makiusap na huwag niyo na akong pag-initan sa trabaho. Nasisira na po kasi ang reputasyon ko sa mga kasamaan ko. Ayoko naman po mag-resign kasi maayos naman po ang trabaho ko. Kung ayaw mo mapag-initan, pues, sundin mo lang ang gusto ko. Simple lang naman ang hinihingi ko sa iyo, Aldrin. Hindi pera, kundi ikaw mismo. Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Aldrin, hindi ba sabi ko sa iyo gusto ko itang maging boyfriend? Hindi ako nagbibiro. I really mean it. Ma'am Susie, kasi... I'm sorry, hindi ko po kaya, Ma'am. Aldrin, kung matalino ka, dapat maging practical ka sa buhay mo. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ang gusto mo. Emma. Aldrin, kilala mo ko.
hindi ako mahirap kausap. At yung mga binigay ko sa'yo, patikim pa lang yan. Kapag binigay mo sa akin ang sarili mo, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng bagay na inaakala mong sa panaginip mo lang makukuha. Ayokong samantalahin yun. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Oh, I dream. Simple lang naman ang iniingi ko sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Susi, di ko kaya. Kayanin mo. Kayanin mo. I'm sorry. Pero hindi ko talaga kaya. Huwag ka nang pakipot. Pwede ba? Nainis na ako sa'yo. Ma'am, mapatawarin niyo ako. Pero hindi ko talaga kaya ibigay ang gusto niyo. Pwes! Magtiis ka sa gagawin ko sa'yo. Nakapag-desisyon na po ako. Magre-resign na lang po ako sa trabaho. Kaysa naman, mawalan ako ng dangal ng dahil sa inyo. Sige! Mag-walk out ka! Mag-resign ka! At mahala ka kung anong gusto mong gawin. Hindi lamang ikaw ang gwapo sa mundo! Pero siguruhin mo lang na hindi ko na makikita yung pagmumukha mo bukas sa trabaho! Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping sexual harassment. Malina po na kaso ng sexual harassment ang naranasan ni Aldrin sa boss niyang si Susie. Ang sexual harassment sa trabaho ay saklaw ng Republic Act 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Sakop ng nasabing batas ang work, education or training-related sexual harassment na maaaring ma-commit ng employer, employee, manager, supervisor, agent of the employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer, o sino mang tao na may kapangyarihan, influence, or moral ascendancy sa isang tao sa kanyang trabaho, training, o pag-aaral. Nangyayari ito kung ang sino man sa nabanggit na may authority, influence, o moral ascendancy ay mag-demand, manghingi, o mag-require ng sexual favor mula sa biktimang empleyado, estudyante, o trainee, tinanggap man ito o hindi ng biktima. Ang sexual harassment sa mga work-related o employment environment ay nangyayari kung 1. Ang sexual favor ay ginawang condition para sa hiring o employment, re-employment or patuloy na employment, gayon din kung gagawing basehan ng sexual favor sa pagbibigay ng favorable compensation, terms of conditions, promotions, o mga pribilehyo, o kaya naman ay ang discrimination o anumang maling pagtrato sa empleyado dahil sa hindi pagpayag sa sexual favor. Pangalawa, anumang gawain na maaring maging hadlang para ma-enjoy ng manggagawa ang kanyang mga karapatan at pribilehyo sa ilalim ng labor code at iba pang batas paggawa. At pangatlo, gawaing maaring magdulot ng intimidating, hostile o hindi kaaya-ayang environment para sa manggagawa. Samantala, ang management po ay may tungkulin sa ilalim ng batas para tiyaking walang nangyayaring ganito sa workplace. Katunayan, inuobliga po ng batas ang management na kaagad na aksyonan ang mga reklamo ng sexual harassment. Kung hindi ito aaksyonan, maaari silang managot for damages sakaling magsampa ng kaso ang biktima. Gayun din, dahil ang sexual harassment po ay criminal offense, ang sinumang mapatunayang guilty ay maaring makulong ng hindi bababa sa 1 buwan pero hindi naman tataas sa 6 na buwan. O multa na mula 10,000 hanggang 20,000 piso o parehong multa at kulong. Maliban pa po dito sa ilalim po ng batas, ang sinumang nag-uudyok para maisakatuparan ang sexual harassment ay mayroon din pong pananagutan. Kaya naman going back to our case, si Aldrin po ay maaaring magsampa ng kaso laban sa kanyang boss na si Susie, sa kanyang supervisor na si Rosie, at maging sa kumpanya dahil sa naging hakbang ng management sa kanyang reklamo. Samantala, maaari din pong magsampa si Aldrin ng constructive dismissal laban sa management ng mall dahil sa ginawang panggigipit, hindi magandang pagtrato sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang mali sa kanyang trabaho. Maaari po siyang dumulog sa NLRC para ma-schedule ang SENA
o single entry approach at makapagharap sila ng management para subukang ituwid ang pagkakamali nito. Sakaling di magtagumpay sa Sena, magtutuloy po ang labor case at malaki ang chance ang maibalik si Aldrin sa trabaho, makuha mga benepisyong nararapat, kasama na po ang back pay at damages. Yan po ang Hukumang Pantahanan ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Malinin niyo akong maririnig at mapapanood din sa programang Dos Compañeras para sa iba't ibang usaping legal. Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. Dito lang po sa DZRH, DZRH TV, at sa iba't ibang social media platforms ng DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Creative consultant, Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!